Nagbigay ng serbisyo para sa mga alagang hayop ang ilang lokal na pamahalaan sa bansa, kabilang ang libreng kapon at bakuna contra rabies. Nakatutok si Dano Tingkungko. Tulad ng anak o ng sarili, ang mga alaga nating hayop kailangan din ng kalinga. Isa sa mga programang hatid ng 85th founding anniversary ng Quezon City ang libreng pagbabakuna kontra rabies, pagpapakapon, at pagpapalagay ng microchip sa mga alagang hayop. Dagsa ang fur parents sa Quezon Memorial Circle tulad ng magkaibigang sina Sheila at Christine na dinala ang kanilang 1-year-old Aspen na si Atlas para ipakapon. Kasi pag in-hit po siya, naghanap po siya ng babae na aso. Parang gusto niya pong lumabas. Free lang po siya. Tapos po, sa atin lang po kasi kami, student lang din po kami. Si Esteban naman, dinala ang kanyang 9-year-old na alagang si Chloe para ipakonsulta. First time daw niyang ipakonsulta ang alaga na ngayon lang daw hindi naging maganda ang pakiramdam. Deworming lang tsaka yung consultation eh. Papacheck ko lang kasi medyo humina kumain eh. Personally, hindi ko talaga siya dinadala sa mga kapag-gastusan ko. So, itong klase ng mga projects, very helpful kasi nadadagdagan yung initiative ng mga owners to take good care, better care of their pets. This is our goal, not to bridge the gap. We do understand and we do recognize that everyone can afford to get the necessary veterinary care. Bukod sa paghahandog ng libreng healthcare sa mga alaga, pangunahing layunin ding mabakunahan lahat sa rabies, ang lahat ng alagang hindi pa nababakunahan, lalo na yung mga alagang inampon nung panahon ng lockdown. We have a timeline to eliminate rabies or the death by humans due to rabies by 2030. So puspusan po yung efforts natin na gawin na rabies-free ang city natin to make our space safer, the city safe. A lot of our vaccine, yung cases natin ng rabies right now are from pets na hindi bakunado. And this is simply because, one is wala daw silang time. Hindi po yung dahilan na hindi tayo magpabakuna. Bukod sa QC, nagsagawa rin ng libreng programa sa iba pang lugar sa Metro Manila at probinsya. Gaya sa Iloilo, kung saan isinama sa pa-fanra ng mga aso ang libreng bakunahan kontra rabies. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko, nakatutok 24 oras.